Welcome back! So, for today's video is another makeup tutorial. As usual, makeup lang naman alam natin gawin. So, for today's makeup look, ito yung gagahin natin. Yes, kinuha ko siya sa Pinterest. So, every time na gusto kong manggaya ng mga makeup look, lagi ako pumupunta sa Pinterest kasi sobrang ganda ng quality nila or ng quality ng photos doon. And anyway guys, start na tayo sa pag-makeup. So, ayun guys, nakapaglagay na ako ng primer and all. Ginamit ko lang tong Maybelline Baby Skin na primer. So, tapos na ako dyan. And foundation na tayo. Guys, sa foundation, bumili ako ng Squad Cosmetics na foundation. Ito siya. And mura lang to, 180 pesos. Ganto na siya. And ang size nito, wala nakalagay. Wait lang. 11 grams. 11 grams siya. And mali yung nabili kong shade. Usually, ivory ang shade ko sa foundation. Example dito na lang sa Maybelline. Fit Me. Classic Ivory yung binibili ko, 120. Kasi nga, nag-oxidize yung mga foundation sa mukha ko. So, kailangan at least one shade lighter sa mukha ko talaga. So, binili ko itong beige. Nagalit pa ako sa Squad Cosmetics customer service. Sabi ko, mali yung pinadala nyo. Tapos, pagtingin ko ng order ko, beige talaga. Kasi, I expect ko ivory. So, ngayon, hindi ko alam kung paano ito gagamitin. I think, ihahalo ko na lang siya dito sa Maybelline Fit Me para lang talagang magkaroon siya ng silbi. Pero, umorder ulit ako ng panibago, which is ivory. Sure na ako doon. Ivory talaga. Kasi napansin ko sa kanila, yung mga foundation, wala silang variants sa... or wala silang options pagka bibili ka. As in, per kulay or per shade yung pagbili mo talaga. Diba, usually, kunyari ito, meron kang choice doon or variants. Sa kanila hindi, literal isang list of item, isang shade, ganun sila. Kaya nalito ako, nabili ko is beige, which is the darkest color. So anyway guys, punta na tayo sa paglalagay ng foundation. Maglalagay ako nitong Maybelline Fit Me, and dahaluan ko ng konting-konti lang nitong binili ko sa Squad Cosmetics para ma-tone down naman yung kulay ng foundation natin. So gagamitin kayong foundation flat brush. Yun yung pang-apply ko sa ating face. And again guys, hindi ako nag-spot conceal kasi tinatamad ako. Okay, so yun guys, tapos na tayo sa base natin. Tinapos ko lang yung concealer, nag-bake na din ako, tsaka nagkilay na ako. Usual way naman kung paano ko ginawa yung sa last video ko, ganun din ngayon. So, diretso na tayo sa eyes. So, maglalagay muna tayo ng eyeshadow primer. So, this time, gagamit talaga tayo ng actual eyeshadow primer. Hindi tayo gagamit ng concealer. Kasi, bumili ako nitong Amuse. Ito siya. So, yun. Eyeshadow primer daw. And, itatry natin. Kasi, dinry ko na siya. In-swatch ko na siya sa kamay ko. Dinry ko din siyang i-compare na maglagay ng eyeshadow ng may primer dito lang sa ibabaw lang ng kamay ko, and then at the other part walang primer. Maganda naman siya, sobrang pigmented ng eyeshadow kapag ka pinatungan mo siya nito. Anyway, so yun, lagay na tayo sa eyelids. So daliri lang yung gagamitin ko guys para mas matunaw siya kasi nga warm yung kamay natin. So papat lang natin siyang ganyan. So, tapos na tayo maglagay ng eyeshadow primer. Ngayon, isaset na natin yung eyelids natin. Gamit tong eyeshadow, nakakulay lang din ng eyelids. Kung nanonood kayo ng mga previous video ko, lagi kong sinasabi doon na lagi tayong magsaset ng eyelid ng colors na kakulay din ng eyelid natin. Kasi, mahirap i-blend kapag hindi natin ginawa yun. So, kailangan natin ilagay ito. Lalo na kapag ka-colorful yung gagawin nyo. Tulad ng eyeshadow na gagawin natin. So, since naset ko na yung eyelids ko, ready na ako para sa mga colorful na eyeshadow color. So, punta muna tayo sa transition shade. So, dito muna ako sa lightest color na to. Yun yung gagamitin natin na transition shade. So, dito ko lang siya ilalagay guys. So, ayan. Ganyan lang sa may crease.
So yun guys, tapos na tayo sa may transition shade. Now next is the darker shade. Dito na tayo. Ito na ilalagay natin, same place, medyo baba lang siya ng transition shade na ginamit natin. Gamit yung unang blending brush, yun din yung gagamitin natin para ipang-blend. And idadab lang natin to sa first shade na ginamit natin. And then blend lang natin yung harsh line dyan. So yun guys, na-blend na natin yung second shade, which is the darker kind of pink na kulay. Ngayon, diretso na tayo sa darker shade kasi hindi ako ganun kasaya dito sa kulay na kuha natin. So meron tayo ditong parang dark brown, just to intensify, no? Kasi magka-cut crease tayo. So ito yung gagamitin natin. Yan yung gagamitin natin na darker shade. Lagay lang natin siya sa mas baba ng onti lang kasi be-blend din ulit natin siya. So ayan, nalagay na natin yung brown and na-blend ko na din siya. So okay na ako, goods na ako dyan sa kulay na yan. Ngayon, i-cut crease na natin siya gamit yung Maybelline Fit Me na concealer. And after kong maglagay ng cut crease or ng concealer, sinet ko yung concealer ng gamit itong shimmer na to. So may shimmer siya pero kakulay ng eyelids. Pero nakita nyo naman talagang glitters yung nasa mata nung ginagaya natin. So maglalagay din tayo ng glitters. So gagamitin natin tong Focolor Beam na glitters. Ito yung gagamitin natin pang shimmer dun sa eyelids. Tulad dun sa picture na ginaya natin sa Pinterest. So dito nyo lang lalagay yung glitters guys. Sa lugar kung saan merong concealer. Nakapaglagay tayo ng glitters dun sa may cut crease natin. Ngayon, kuha tayo ng clean brush na flat. And then, idadab lang natin to dito sa may part kung saan nag-meet yung cut crease at saka yung ating outer corner ng mata. Itadab lang natin siyang ganyan para mag-blend yung color. So, since okay na tayo sa upper part ng eyelid natin, doon naman sa underneath ng mata is maglalagay tayo ng green kasi green yung lower lash nung sa picture. So, punta tayo dito sa lighter green na to. Light green na yan. Lagay lang natin siya sa lower lash line. So guys, punta na tayo sa darker shade ng green. Ito. Lagay lang natin siya closer dun sa lower lash line. Kumbaga, gradient effect siya. So gamit tayo ng mas... Ito, itong gantong brush. Angled brush. So yun na guys, tapos na tayo sa eyes natin. Naglagay na ako ng eyelashes, tsaka neck. Tight line na din ako, at tsaka mascara sa lower lash. At konting-konting shimmer lang dito. So ngayon, maglalagay na tayo ng contour and blush on. So proceed na tayo sa contour. So gamit natin tong Vice Cosmetics na contour and a shade confirm. Yan, lagay na tayo sa cheeks. So ngayon, magbablush na tayo. Then guys, highlight na tayo gamit yung Focolor. So, highlight na tayo. Tapos na tayo sa face makeup. Ngayon punta na tayo sa lipstick. Gagamitin natin yung sa EB Advance na lip crayon. So, hindi na tayo dito. So,
Tapos guys, maglagay tayo ng lip gloss. Tandaan nyo guys, pag naglalagay kayo ng lip gloss, always dito lang sa front, ganyan. So guys, ito na yung final look. So ayusin ko lang yung buhok ko, then na-aura tayo. But before that guys, thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe, like, and share this video. So see you guys in my next vlog. Bye!